Kapag tumingala ka sa kalangitan tuwing gabi at naisip mo na ano kayang misteryo ng universe at ang dami palang kakaibang bagay na naghihintay na madiskubre. Maraming tao nagsisikap na alamin ang mga lihim ng kalawakan. Pero sa kabila ng mga misteryong yan, may mas matindi pa. Hindi pa rin natin alam kung saan ang mga nawawalang medyas, diba? Para silang hinihigop ng mga black hole. Pero I digress. Sa Milky Way natin, ang dami palang mga cool na bagay. Nadanig nyo na bang tungkol sa mga galactic bones? Yung mga alkabok at gas na parang balangkas ng spiral na galaxy tulad ng Milky Way. Ang cool, diba? Kumakailan lamang natapos na ng mga astronomers ang pinakakumpletong pagmamapa ng isang istruktura ng Milky Way na filamentary bone, tiyatawag namang G47. Yung mga natutunan nila, makakatulong sa atin yon para maintindihan yung magnetic field ng Milky Way at kung ano talaga ang meron sa universe. Isipin mo na lang na ang kalawakan ay parang puzzle. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tinatawag na buto ng galaxy at iba pang mga phenomenon, malalaman natin kung papaanong gumagalaw at nabubuo ang kalawakan. Maaring hindi natin makuha ang lahat ng mga sagot, pero yun yung nagpapalakas ng excitement, di ba? Ang pagtuklas, ang saya talaga nun. Pero speaking of stars, ang Milky Way ay puno ng mga ito, parang bilyong-bilyong mga bituin. Actually, mayroong mga 100 billion stars sa Milky Way. Ang dami yun, di ba? Kung sana lang pwede mag-wish sa bawat bituin, siguro lahat tayo mayaman na. Pero ang totoong cool dyan ay sa pag-aaral ng Milky Way, marami tayong matututunan tungkol sa kalawakan. Halimbawa, kung titingnan mo yung ibang malapit na mga galaxy, mas maiintindihan mo yung mga pangyayari sa ibang parte ng space. Tapos pag-aaralin mo yung paglaki ng Milky Way, mas malalaman mo kung papaanong nag-i-evolve ang mga galaxy. Parang pagtingin sa isang puno ng gubat lang yan. Pag-aaralan mo ang isang puno at sa pamamagitan ng pag-aaral sa naturang puno, unti-unti tayong makakakuha ng konsepto tungkol sa kabuuan ng gubat. At sino bang makakapagsabi na kaisang araw matuklasan natin ang lahat ng lihim ng universe? Pero sa ngayon, titingala lang tayo sa mga bituin at mga ngarap. Alam mo naman siguro yung struktura natin. May mga buto tayo na nagbibigay ng structure sa ating katawan, tumutulong sa ating paggalaw. Well, ganun din sa mga spiral galaxy tulad ng Milky Way. Mayroon silang parang ganoon. Tinatawag itong galactic filamentary bones. Parang buto sa gitna ng mga baraso ng galaxy, katulad ng buto sa ating mga limbs. Karamihan ng mga bituin sa mga spiral galaxy ay matatagpuan sa mga mahabang braso na umiikot naman sa gitna ng galaxy. Yung mga galactic bones ang nagpapastable sa form ng mga braso na yun. Importante talaga sila sa mga astronomers, lalo na sa pag-aaral ng magnetic fields. Medyo mahirap pag-aralan ng magnetic fields sa kalawakan, pero malaking parte sila sa galaw ng mga bituin at kung bakit ganoon ang ginagawa nila. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga buto ng mga galaxy na ito, maaari nating malaman ang maraming impormasyon tungkol sa kung papaanong gumagana at nagbabago ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Para yung pagkakaintindi natin sa mga buto ng tao, mas maiintindihan natin kung papaanong gumagalaw yung buong katawan. Eh sino ba namang hindi gugustuhin mas lalo pang mag-explore sa mga bituin at ng galaxy, di ba? Sino ba namang hindi mag-e-enjoy sa mga ito? Baka nga isang araw yung kaalaman na ito ay magagamit na natin para maglakbay pa sa mas malalim na parte ng ating universe. Parang paggamit ng doktor ng X-ray yan para makita ang loob ng katawan natin. Ginagamit ng mga scientists ang advanced technology tulad ng Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy o SOFIA para naman ma-map out ang mga magnetic field ng mga galactic bones na ito. Sa totoo lang, nagtulungan pa nga ang NASA at Kerman Space Agency para gawin ito sa isang galactic bone. Ito nga yung G47. At alam niyo ba kung bakit ang laki ng usapin tungkol dito? Kasi ang pagmamapa ng magnetic field ay nagganap sa unang pagkakataon. Nakatulong ito para mas maintindihan natin kung papaanong gumagana ang buong galaxy. Di ba parang ang astig gamitin ng Airborne Observatory katulad ng SOFIA? Parang lumilipad ang telescope na tumatawid sa mga ulap para makita natin ang mas malinaw ang kalawakan. Dahil sa bagong pag-aaral tungkol sa G47, may mas malalaking pagbabago sa larangan ng astrophysics at astronomy. At alam mo ba, siguro dahil dito, susunod bang magkaroon na tayong X-ray vision kagaya ng mga superheroes na gusto natin. Bago pa nagawa ang SOFIA, ang hirap talaga makakuha ng high-resolution images sa magnetic field sa buong galactic bone. Pero ngayon, dahil sa bagong teknolohiya na to, mas maiintindihan na ng mga researcher kung papaanong gumagana ang mga malalaking filamentary clouds. Ang pinakamagandang bahagi ay ito ay simula pa lamang. Marami pang mga galactic bones ang matutuklasan at pag-aaralan.
Sa katunayan, mayroon ng 10 mga buto na sinusuri ng mga astronomers. Ang research na ito, kasama ang mas malaking plano para mas maintindihan natin yung cosmic skeleton ng ating Milky Way. Dahil sa mga computer model at bagong tech tulad ng Sophia, lalo tayong lumalapit sa pag-discover ng mga sekreto ng galaxy natin. May isang grupo ng mga siyentipiko na nagtutulungan sa ilalim ng proyektong Filaments Extremely Long and Dark, a Magnetic Polarization Survey o ang tinatawag na FieldNAPS, para masilip ang ilang mga sekreto ng ating Milky Way galaxy. Kinagamit ng grupo ang Sophia para mamapa ang magnetic fields ng mga galactic cones. Ito nga yung mahabong mga struktura na parang filaments na bumubuo sa Milky Way galaxy. Ang kulang, di ba? Sana malaman nila kung paano talaga nabuo ang galaxy at kung paano ito nag-i-evolve over time. Kahit na ang dami nating technological advancement sa mga nakaraang taon, marami pa rin misteryo sa ating galaxy na hindi pa natin natutuklasan. Pero yun nga ang nagpapaganda sa science. Araw-araw, may mga scientists na pwedeng magtuklas ng bagay na makakapagbabago sa science na alam natin. Isa sa mga mahalagang natuklasan na dinala sa atin ng Sophia ay ang pag-unawa sa kahalagahan ng magnetic field sa mga kalapit na galaxy. Dahil sa observatory na ito, nagawa ng mga researcher na pag-aralan ang magnetic fields sa galactic cones ng spiral galaxy kasama ng G47 ng Milky Way. At ang mga discoveries na ito ay sobrang importante. Ang main goal ay gamitin ang info na ito para mas mag-gets natin ang kalawakan as a whole. Baka nga malaman natin ang sagot sa mga malalaking mystery ng universe, kaya ng kung paano ito nagsimula o ano nga ba ang dark matter. Pero teka lang ha, sa kabila ng mga astig na achievements na ito, malaki pa rin ang misteryo ng cosmos. Parang malaking puzzle na binubuo natin kada bagong discovery. Sino ba ang nakakaalam? Baka bukas ay bago na naman tayong ma-achieve na magbabago sa science. Natuto tayo tungkol sa Sophia, isang technology na ginagamit ng mga astrophysics at researcher para tuklasin ang mga magnetic field sa mga galaxy, lalo na sa galactic bone na G47. Dahil sa Sophia, nakagawa ang mga scientists ng mga importanteng discovery tungkol sa role ng magnetic field sa mga malapit na galaxy, kaya mas may insight na tayo sa basic nature ng ating kalawakan. At sino nga bang nakakaalam kung anong iba pang mga misteryo ang mayroon sa universe? Habang ginagamit ng mga scientists ang bonggang teknolohiya para tuklasin at i-map out ang cosmos, baka malapit na tayo sa mas maraming exciting na discoveries na magbabago sa pag-unawa natin sa universe forever. Kaya stay curious at patuloy na mag-explore. Kita-kits sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.